Alright, so almost time. Welcome to the Pension Judy Show. Woo! MECQ pa din, guys. Itong ride namin is MECQ pa din. So, medyo mahigpit pa din. Pero ilang araw na lang tapos na. Alam ko, iniisip nyo, MECQ, ba't ka magra-ride? Mahigpit ngayon. Kitang bawal magpunta-punta sa kung saan-saan. Well, itong pupunta namin is within lang naman sa lugar namin, which is within Montalban, within Rodriguez Rizal, which is pwede naman tuwing MECQ basta magta-travel ka within the province or within the city nyo, pwede yun. Wala naman ako angkas. So susunod naman ako sa ating MECQ protocol, no? Ngayon, bakit sobra ko depensahan yung sarili ko, no? Kasi ewan, natatandaan nyo tong video na to. Yan yung video nung nag-offroad kami paakyat. So, yan ang most commented video ko na shinare sa Facebook. Daming nag-comment. At dyan din sa video kung yan ako nakakuha ng mga medyo hate comments, medyo bad comments sa iba't ibang tao. Kesyo, mali daw yung motor na dinala ko. Wala daw akong alam sa off-road. Pabebe daw ako mag-ride. Well, ayan, dinipesa ko na yung sarili ko. Trauma ako dun eh. Hindi, joke lang. Okay lang naman yun. Actually, I agree dun sa mga comment na yun. Na talagang baguhan pa ako. Ako ang noobest of the noobest of the noob pagdating sa off-road. Kahit kailan talaga, hindi ako nag-off-road. Misa na, pag na-tempo, pag no choice talaga, off-road yung daan eh, di doon ka dadaan. Pero kahit kailan, hindi pa talaga ako nag-off-road. Tapos, pagdating pa doon sa Mount Balagbag eh, sobrang aggressive din pala ng kalsada doon, pero... So yun, ang daming mga tumulong nga din sa akin doon, sa mga advice, at advice pa talaga ng mga tunay na off-roader, mga taong nakatira sa probinsya. Marami akong natutunan, na hindi mo basta-basta rin makikita sa... YouTube o sa kahit saan sa internet, dahil yun ay base talaga sa experience nila. Dahil nga bundok yung pupunta namin, maghahanap kami ng prutas, sinatawag na marang, parang langka na maliit. At sa ngayon naman, dala ko na yung tamang motor kahit pa paano, dahil off-road to. Ito yung XTC ni OBR Judy. Yun nga lang, yung gulong street tire, so medyo madras pa rin. Yung pupunta naman namin ngayon hindi naman ganun ka-aggressive tulad nung sa Balagbag. So, palagay ko yung motor na yun sapat na. Samahan nyo kami ngayon. Ngayon lang ulit nakapag-ride. Okay, so ito na yung umpisa ng off-road dito. Actually, daan din ito papuntang Balagbag. Yung another way around lang. So, ito na. So, again, hindi naman to tungkol sa aggressive off-road riding. It's just about off-road riding. So, basic of the basics lang. At again, susundin lang natin yung mga tinuro ng mga nag-comment. So, ito, uphill to. Hanggang mamaya to uphill. So, ang unang-una naging mali namin nun is yung clutch control. So, kung napanood nyo yung video, nasunugan kami ng clutch noon kasi ang ginagawa namin is half clutch, naka friction point lang kami sa buong biyahe namin. Minsan, nasasobrahan na sa rev. Half clutch lang. So, yun ang mali namin. Pagdating namin pababa, di namin alam, nasusunog na pala yung clutch namin. So, wala nang kapit pagbaba. So, eto, challenge pa madulas dahil nga umulan kagabi. So ito muna natin yung practice. Kita mo, hindi na ako naka half clutch. Nakayaan ko lang nakabuha yung clutch. I'm on first gear o minsan magse second gear, pero nakabukas lang ako sa clutch. So yan daw yung unang skill na kailangan maranasan. Well, in my defense naman kasi, kaya ako naka half clutch nung kasi
malakas yung torque, malakas ang hatak nung gamit kong motor noon, TFX, eh sobrang tarik pa. Tapos ang tataas pa ng bato. So paaramdam ko, pag binitawan ko yung clutch, pag nakabitaw lang ako sa clutch, tapos bigla akong napiga yung silinyador, tong throttle, baka bigla akong bumalentong. So yun yung kaya lagi ako naka half clutch, which is mali pala. Lalo pa ako na disgrasya dahil doon. Nasiraan pa ako ng motor dahil doon. Ayan, sobrang dulas dito. So mas, although hindi ganun kabato, pero talagang puro lupa, tapos puro uphill din. So ngayon, ito, uphill. Medyo may konting bato lang, hindi ganun ka-aggressive, hindi makailangan ganun kabilis, 20 lang takbo. Control lang ng throttle. At hayaan lang na nakabuka yung clutch para kapit lang lagi. Kung mapapansin nyo sa uphill namin, hindi ako na disgrasya. Mali lang talaga yung throttle control namin. Sa downhill ako na disgrasya noon. Unang-una, dahil nakapiga din ako. As in, piga. Naka-free wheel ako noon. So, tapos bumabase lang ako sa preno ng motor. So, masama din pala kasi mag-i-slide. Mawalan ka ng control sa motor. Yun nga yung nangyari sa akin. At kung titignan nyo sa video, 2 beses akong bumagsak. Ngayon, uphill. Ang ginagawa ko first gear lang. Konting pindot-pindot sa brake sa likod. Nahayaan ko lang gumulong yung motor pababa. Ayan niya, walang problema kahit madulas yung kalsada. Ayan, medyo mabilis kami, 50. Pero again, hindi naman ganun ka-aggressive yung kalsada dito. Alright, so far so good. Mas confident ako ngayon kumpara nang nasa balagbag. Pero tatry ko ulit magbalagbag next time. Kasi again, hindi yung itong diadaan namin, hindi naman ganun ka-aggressive. So, ayun nga, tungkol naman dun sa mga sinasabi ng mga nagko-comment na maling motor daw ang gamit ko, umakyat. Siguro tama sila. Nasementado, no? So, hindi, mayroon pa dong off-road mamaya. So, sinasabi nila na mali daw yung motor na gamit ko. Somehow tama kung aggressive riding ang gagawin mo. Mali talaga yun. Oy, cementerio sa tuktok ng bundok. Nakakatakot. So mali talaga yun. Pero kung talagang tulad nga nito na simpleng off-road riding lang, bakit yung Honda Wave na nakita namin umakyat? Walang, so, araw-araw niyang gamit yun. So sasabihin mo ba na mali yung motor niya? So for riding any roads, I think kahit anong motor naman kaya, kung alam mo kung paano kontrolin. Diba? Pero kung if you will ride it aggressively, then yun, siguro oras na para bumili ng motor na para sa ganun.
Panis na sa kanila yung mga ganito eh. Dito na yata nakatira yan. Alright, alis na ulit. Tuloy ko na yung sinasabi ko. Napag-ganit. Ayan na, tignan mo. Medyo... Eh, yun yung ginagawa ko dati. Ayan, nakagayan ako. Nakapindot sa clutch. Tapos, nakapreno sa likod. Eh, misa, pag kinakabahan akong bigla, napapapreno ko ng todo sa likod. Which is... mali, kasi mag-i-slide yung gulong mo sa likod. Siyempre... simple lang ka after. Pero ngayon, no, mas may control ako kahit di ko napindutin yung kahit na anong preno. Dahil nasa first gear lang ako. Dahil naka first gear ako, kahit pa paano tumutulong yung engine brake. Pero again, nakapagod talaga yung off-road. So, hindi man ganun ka-agresibo yung nadaanan namin ngayon. At least kahit pa paano, na-practice ko yung mga... tinuro ng mga nag-comment. So, again, shout out dun sa mga nag-comment. Sobrang thank you dahil sa inyo. Naging mas confident ako na pag-ride sa off-road. So, ayun nga. Pauwi na kami. Unfortunately, hindi namin nabili yung dapat namin bilhin. Pero, may mga natutunan naman bago. Na-practice natin yung mga tinuro sa atin. So, thank you. Thank you. Thank you sa pagsama sa amin. Again, ride safe. And travel safe. Bye-bye. Yeah, bongin.